Okay, we're going home. Meron City. We are in the downtown Baguio City right now. Look at the beautiful Baguio City with foggy environment. Look at the people here. Oh my lord. So many. Saan kayo galing tumawa ito? Holy. We cycle here this morning, di kuya. Saan ito talaga si Lope? Yeah. Saan si Lope? Saan si Lope? Look at this. Si Lope, first time niya lang pala pumunta rito. Today is Monday, August, ano? August 21, it's about 3:28 p.m. Bababa na kami ng Baguio. So hopefully, sabi ni Peng, expected delays, traffic, kasi lahat bumababa from Baguio, and then lahat ay uuwi ng Maynila. It's gonna be a super heavy traffic. Here are the bus station here in Baguio. There is like Joy Bus, there is like a Dalin Bus, Dorida Transport, Partas, Genesis, Pariñas, Solid North, Victory Liner, Marina, no, Solid North. And then these are the, ano itong tawag niya sa ganyan? See, there's no crossing thing, everybody can see. See, everybody can cross, oh my god, may bata pa, holy cow. Walang crossing, ano, wala nang tawag yan, look at this. City, Baguio, SM North, dapat na nagpunta tayo kanina dito. SM North. We walk. University of the Cordilleras, oh, yan pa yung UV? Oo, University of the Cordilleras. Baguio Museum over there on the left. So there's a recap. Yesterday, we climbed from Magao to Baguio City by bike. I'm very proud to say that we were able to finish it. We found a lot of friends. We met a lot of friends along the way. Cyclists. Some are young. Some are like adult. Those kids coming from Pangasinan. Holy cow, look at this traffic now. Those kids came from Pangasinan. They were so young. No, it's not from there. That's what they said. Oh, hey, no, ang baon nila is rice and sardines now. They just want to go up to Baguio. And then coming back in the afternoon, oh my god. Ito mga bata, mga tayo pa yan. Look at the traffic here. Oh. Ito rin, palabas dito pa lang. Kanina pa kasi tayo magbabiyan. See, pagi dito sa ano, sa Baguio City. Bukas na. Is it going to that? Oh my god. Ito na. Nandito na po, malapit na yung approaching yung inakyat namin na 16% gradient. Sabi hindi nyo nung hinay ito? Nag-umpisa pa naman yung hinay ito. Nag-bike kami all the way there. Tara. Dito ko pa nung uwi yung mga nakasakay na ito. Sa ano, nakasakay na ito. Dito lang. Wala ko uwi sa ano. Ito na, kapaba na ito. 16% gradient ito. Talagang tumulo ang laway namin dito. Labas ang dila. Ito ang 16% gradient from the bottom. Ito ang the toughest of the tough. Siguro sa mga batang siklista eh, baliwala ito. Pero sa aming 57 years old at 59, holy cow. Hindi naman kami makatayo sa ano eh. Last part na pagdating dito eh. Pero nung makita yung taas, holy cow, look at this. Hindi na makita yung mababa dito. Dahil sa pangin. Gapang namin, mga sasakyan yung malalaki, may mga load. Pati bus dito, gapang dito. Sa bucket na to. Pahinga, hindi
ko alam na malapit na pala ako sa Baguio. Dito ako nagpahinga na napakatagal. Dito approach na to. Hindi ko alam na ang Baguio eh, yun pala. Baguio City proper. Baguio pa, nasa proper na pero hindi pa yung main ano. Sa YouTube ko meron eh. Tuturo ko po sa inyo kung saan kami nag-i-snack ng saging. Ayun po, doon. Diyan, sa building na yan. Diyan kami kumakain ng saging ni Kuya. Doon na rin ako umihi. Clear na. Pero ito pong nakikita nyo ngayon ay tinahala namin kahapon yung bill. Akin nyo naman napaka-swabi ng pagpapa. Kasi pagpapa eh. Pero kung mula, hindi kong maisip ito eh. Tinitingnan ko, natin ba yun? Natin ba yun? Natin ba yun? Lalo sumagal ko. Pero yung biglang siko, ito yung tinatawag ni Kuya na siko. Tinira natin yan. Very proud of my achievement. Struggling to go down. Mukhang mayroong something is wrong on the way. Gumagapang kami dito para kaming kahapon. Ito mga sasakyan gumagapang pababa. May kami kahapon gumagapang paakyat. Something is wrong. Sana naman walang major accident somewhere. This is because of the volume lang sana. Alright. See you. I will continue this vlogging after the flight na makarating kami sa Manila. Para mayroon ako magandang
offload sa inyo. Alright, i-release ang lag cabin. 500 meters. Sa oras na tayo? Wow! From top already 1 hour. Wala ko lang dito. Bisikleta namin ginamit kahapon. Giant and Canyon. Mami, gumamilo. Madali lang sana sa Toronto. Ayun po, traffic. Grabe. Ito po, gumagapang kami. Ang haba ng traffic. Bababa. Grabe. May naman nangyari sa baba. Sana mas structure lang. Ang volume. Iyan pa sa mga mga practice po yan. Yan. Practice. Lahat ng practice na may isip nyo nandiyan na. Diles. Espada, di ba? Langgit, o, ito na lahat. Limit, langgit. Dito po, struggle din kami ni Kuya kahapon. Bakit? Pumasok kami dyan sa konkreto na yan. Kasi nga, very dangerous. One mistake, it will cost life. Kaya pumasok kami ni Kuya dito sa asphalt na sementado. I can imagine kung gaano kahirap. So yun lang po pala na nagpapakos ng traffic yung portion na. Welcome to Baguio City. Ayan, oh. Dito kami, Kuya.
Jack, ito po na-share ko lang sa inyo yung aming dinaanan paakyat ng Baguio, pero this time eh nakasakay kami sa kotse pababa. Gusto ko lang pong ma-share sa inyo at makita nyo kung gaano ka-exciting at kahirap palang umakyat sa Baguio by bike. Pero itong lugar na to, hindi namin nadaanan ito kasi galing ito ng Rosario, Pangasinan. Doon kami nagmula sa Agoo, La Union. But anyhow, maraming salamat for watching this video. At na-share ko lang ang aming experience sa pag-akyat ng Baguio as a first-timer. At pangatlong araw ko galing from Canada. Ang different time zone. Nahirapan, kumapang, pero pagdating sa taas ay nawala lahat ng pagod namin. Maraming salamat mga kapadyak. Ikakat ko na ang video ito kasi hindi ko naman nadaanan ang road na to. Thank you so much. Shout out sa aking mga subscriber dyan sa Pilipinas at dito sa Canada. Maraming salamat again. Thank you.